nababasa mula sa unang aklat ng mga hari. Nang patay na si Nabat, sinabi ng Panginoon kay Elias na taga Tisbe, "Madali ka, puntahan mo si Haring Akab. Makikita mo siya sa Jezreel, sa ubasan ni Nabat. Naparoon siya upang kamkamin iyon. Sabihin mo sa kanya, ito ang ipinasasabi ng Panginoon, isa kang mamamatay tao. Ngayon na may pangangamkam ang ginagawa mo, kung saan hinimod ng mga aso ang dugo ni Nabat, doon din hihimurin ng mga aso ang iyong dugo." Sinabi ni Akab kay Elias, "Narito ka na naman, mahigpit kong kaaway." Sagot naman sa kanya ni Elias, "Oo, hinahanap kita uli sapagkat nagumun ka sa kasamaan. Malagim na parusa ang babagsak sa iyo. Ganito ang ipinasasabi ng Panginoon, itatakwil kita. Lilipulin ko ang mga anak mong lalaki, matanda at bata. Parurusahan kita tulad ng ginawa ko sa angka ni Jeroboam na anak ni Nabat at ang angka ni Baasa na anak ni Ahias, sapagkat ako'y ginalit mo at ibinulid mo ang Israel sa pagkakasala. Ito naman ang sumpa laban kay Jezebel. Kakanin siya ng mga aso sa nasasakupan ng Jezreel. Sino man sa angka ni Akab ang mamatay sa bayan ay kakanin ng mga aso. Sino mang mamatay sa bukid ay kakanin ng mga uwak. Dahil sa mga sulsol ni Jezebel, nagumon si Akab sa paggawa ng masama sa paningin ng Panginoon. Sumamba rin siya sa mga diyos-diyosan, gaya ng mga Amoreyo na pinalayas ng Panginoon pagdating ng bayang Israel sa lupaing iyon. Nang marinig ni Akab ang mga sinabi ng propeta, ginawak niya ang kanyang damit, nagsuot ng sako at di hinubad iyon kahit sa pagtulog. Nag-ayuno siya bilang tanda ng malaking kalungkutan, kaya't sinabi ng Panginoon kay Elias, "Hindi mo ba napansin kung paano nagpapakababa sa harapan ko si Akab? Sapagkat nagpakababa siya, hindi ko itutuloy ang parusa sa kanya habang siya'y nabubuhay. Ngunit pagkamatay niya, parurusahan ko ang kanyang angkan." Ang salita ng Diyos. Poon iyong kaawaan, kaming iyo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin, hugasan mo sana ang aking karumhan, dalisayin mo ang aking kasalanan. Poon iyong kaawaan, kaming iyo'y nagsisuway. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon iyong kaawaan, kaming iyo'y nagsisuway. Ang kasalanan ko'y iyon ang limutin, lahat kong nagawang masamay pawiin. Ingatan mo ako, Diyos kong manunubos, ang pagliligtas mo'y galak kong ibabantog. Poon iyong kaawaan, kaming iyo'y nagsisuway. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo'y ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyon ng mga hintil. Kaya, dapat kayong maging ganap, gaya ng inyong amang nasa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kristo.
Mga kapanalig, narinig po natin ang mabuting balitang ebanghelyo para sa Martes na ito ng 11th linggo sa karaniwang panahon. At muli po, magandang kwento po muli ang nakita natin sa first reading mula sa First Book of Kings, ang unang libro ng mga hari sa Old Testament, chapter 21, kung saan nakikita po natin muli si Prophet Elias, si Propeta Elias at ang hari na si Acab. During that time, there is this struggle ng mga hari, yung mga government official during that time na medyo nalilihis sa daan at gabay ng Panginoon. Israel is God's people, but when they do not follow, when they get distracted by other things, then the Lord comes through the prophet para tapikin silang muri at sila ay palalahanan. At ito po sa katauhan ni Propeta Elias. At inutusan ng Panginoon, ng Diyos, si Prophet Elias, sabi niya, puntahan mo yung hari, si King Acab, at sabihin mo sa kanya na dahil ginalit niya ang Diyos. Aba? Oo, maganda hong pagnilayan natin yan. Alam po natin na ang Diyos ay mapagmahal. Alam po natin na ang Diyos ay mapagpatawad. Pero wag po natin kalilimutan at wag tayong magkakamali. Tila marunong din po magalit ang Diyos. No? At dito, God does become angry. And because He is made angry dahil sa mga ginawa ni King Acab na inilayo ang mga tao mula sa Diyos, then may sinabi sa kanya, darating sa kanya ang kanyang karma. Parang karma o kaya o parang gaba. No? But yung consequences ng kanyang action. Alam niyo kapatid, sa lahat ng ating pong ginagawa, ika nga sabi sa atin ng Panginoon, you reap what you sow. Kung ano ang itinanim, ay yun din ang aanihin. Kung yan ay totoo sa bukid, totoo din po yan sa ating mga action. Kaya nga po, good action produces good reward, good vibes, good blessing para sa atin. At bad action naman can also have its consequences. Sabi nila, God will not be mocked. No? Sabi nga ng Panginoon, alam niya kahit isang nangyayari, kahit sa isang hibla ng ating buhok, ay alam niya yung pakayang nangyayari sa ating buhay. At ang higit sa lahat na ikinagagalit ng Diyos is the injustice done to the powerless, to the poor, to the disadvantaged. Ang mas mahinang mga tao, no, dahil sa kanilang kahinaan, dahil sila ay walang lakas at walang boses, ay lalong mas malapit sa puso ng Diyos. Kapag yan ang inapi mo, kapag yan ang ginawan mo ng injustice, then the Lord will be their justice. The Lord will be their fighter and defender. The Lord will take the cause of the poor. Kaya nga dito po nakita natin. Pero alam nyo, maganda yung twist nyo sa first reading dahil sa end, nung marinig ni King Acab yung mensahe ng Diyos through Prophet Elias, alam nyo po ang ginawa niya? Siya ay nagbago. He repented, and so he walked in sackcloth, nakayuko lamang, and he repented because natauhan siya, si King Acab. And for that, alam nyo rin, ang Diyos relented sa kanyang threat kay King Acab. Kaya ito po mga kapatid ay magandang paalala rin sa atin sa buhay, nawa ay lagi nating pag-iisipan yung ating mga pagkilos at paggawa. At nang sa ganon, hindi natin masasaling ang ibang tao at higit sa lahat, hindi natin masasaktan at hindi tayo magkakamali sa ating Diyos. Punta naman po tayo sa Ebanghelyo ngayon mura kay Matthew, at dito maganda rin po yung turo ng Panginoon na pamilyar na sa atin sapagkat sabi nito, love your enemies, no? Mahalin mo kahit na ang iyong kaaway. No? At sabi niya, gumawa ka ng mabuti doon sa mga nagagalit sa iyo at ipagdasal mo yung mga umaapi sa iyo. Salita po ng ating Panginoong Diyos yan. No? Kung siguro santo tayo, madali natin gawin yan. Pero para sa ating mga ordinaryong tao lamang na naiinsulto, nasasaktan, at minsan nakakaisip na, ang sarap gumanti siguro. Ang sarap gumanti.
Pero hindi po yan ang daan ng Kristiyano, no? That the Lord is saying, no, na difficult teachings for us to accept, pero ika nga eh, kung ang aso ay tumahol at kumagat din, no, ay dahil siya ay aso, no? Ngunit kapag merong sa isang tao, sa isang Kristiyano, kapag may nanakit sa kanya at siya ay marunong namang magdasal para doon sa nakasakit sa kanya, yan ang tunay na alagad ni Kristo. Mga kapatid, ang ating ebanghelyo ngayon ay nagturo din sa atin, sabi ng Panginoon, be perfect as your heavenly Father is perfect. No, tayo daw ay maging perpekto. Eh di ba sabi naman natin, wala naman talagang tunay na perpekto dito sa daigdig. Yes, it does not mean being perfect does not mean 10%, no? 10 or kaya 100%. It is not that. Ang tunay spiritual perfection is becoming Christ. Becoming like Christ, because Christ is the perfect in the eyes of God. Only if we become like Christ that we also become perfect in the eyes of God. Kaya mga kapatid, sa ating pang-araw-araw na pagkilos, pag-iisip, pananalita, mga pagdamdamin halimbawa, no, lahat ng ating ginagawa, nawa iisipin din po at we will be conscious to reflect Christ to others. Maging Kristo ka para sa iyong kapwa. Amen.